Are you in love right now? Ano yung message mo sa akin kapag kunwari wala na ako? Ha? Huh? Hey guys! Welcome back to my channel! This is Celeste. For today's video, medyo special yung video na to guys kasi meron tayong special na panauhin. O malalim yan. May special na panauhin. May nagbabalik. Na ba kayo guys? Without further ado, ito na po yung ating guest. Siyempre, yung aking laging partner sa mga vlogs at sa mga kainan is Hannah Lariz! Nagbabalik ako! Marami nangyari in the past week and maraming mga realization. We're not gonna go over the details. But yeah, she is back. Yung video natin for today is actually questions that I never asked my daughter edition. Yay! Okay, so kahit na daughter and mom, kahit taga-family mo sila, may mga questions na hindi pa rin naitatanong sa kanila. Alam mo yon? Kasi lalo na siya, because she's already a teenager, so maraming mga questions na for me, as a mom, hindi ko pa masyadong natatanong sa kanya ng seryosohan. Although, madalas kami nag-uusap ni Hannah when it comes sa mga, yung mga future plans and all. Kasi nga, kailangan natin silang i-guide at their age. Pero may mga question pa rin na gusto kong itanong sa kanya and magiging witness kayo guys. Ready ka na? Yes, I'm ready. Okay, seryosohan na to. Okay, first question. Sinulat ko talaga siya dito habang ako ay nag-i-edit. Okay, first question. Walang tinginan. Ay, walang. Okay. Alright. Okay. Ito na yung first question. First question, wag muna tayo. Dun muna tayo sa pinaka-light. Okay. Okay. Random pala eh. Oo, random po na lang to. Are you in love right now? Yes. Wala talagang isip-isip, Tesh. I've been in love. Yes. In straight to the point. What? Oy, makinig ka. Sa kanya. Sa kanyang ano, kung kanino man siya in love ngayon, sana nanunood ka. Para ano, mas makilala mo pa siya. But anyways, oh, narinig niyo niya guys, she is in love. Hindi ko natatanungin kung kanino, but swerte mo at swerte siya. Tama? What? But anyways, that's good. At least you're open. Yun yung maganda dito. Ayoko mag-advise guys kasi hindi naman dito yung tipong advice ng like parent advice or mga advices ko for the teens. Question and answer yeah, lang yeah, this is a question and answer. So, yes, but anyway, she is in love. But anyway, next question. Ayan. Next question naman. How do you see yourself in the next 5 years? How old are you right now? 19. So if you're 19, 20, 21, 22, 23, 24. On your 24, pag 24 ka na, ano ang ano mo? Paano mo, ano na nakikita mo sa sarili mo? Yeah, after 5 years. Siyempre gusto mo makita yung sarili ko na masaya. Naka-graduate, wow, naka-commit yung mga pangarap ko. Papunta doon, na ako doon. Doon, sa camera ka tumingin, Besh. Oh, papunta na ako doon. Saan doon? Doon sa dapat, you know, maghahanap ng trabaho, ganun. Wow. Pag-graduate na, ganun. Gusto ko makita yung sarili ko yung masaya ako. Oh, and my good. Mental health is good. Yes, it's very important, diba? Yung mental health, huwag natin kalimutan. That's, importante yung mental health natin. We keep on chasing our dreams pa rin kahit mabaliw-baliw na tayo. So, you have to take care of that. That's good. Maganda yung malaman na gusto mong may marating ka after 5 years. Kasi, di ba, maganda yung parang may patutunguhan ka. Para kang nakikita mo na yung future mo. And then, you try your best na ma-reach yung goals mo. But hindi ako masyadong active. So, na random ano lang question to talagang related sa kanya and at the same time nanood din ako ng mga gantong videos. Ito. What are your biggest fears? My biggest fear yung madapa ako na walang nakaalala sa akin. Yun yung kinakatakutan ko. Ganun.
Pero at the same time, hindi ako yung, alam yung, ayoko rin naman madapa na, kasi pinagsabihan na ako, madami ng, right. Madami na akong na, like, na, nangyari. Oo, marami na nangyari. Marami na nangyari. So, hindi ko naman gagawin yun, pero like, maganda pa rin yung, hindi mo papabayaan yung pamilya mo, kasi sila yung nandyan para sa'yo talaga. Correct. Yes. They are your biggest supporters, your family. Siguro ang pinaka kinakatakutan ko yung madapa ako tsaka yung I will lose my family. Yun. Yeah. Ayoko mawala yung pamilya ko sa akin. Yun. That's good kasi marami syempre yung mga kaedad mo na parang hindi nila binavalue yung family nila kasi akala nila lagi silang dina-judge pero hindi nila alam na families will always be si mama, with you. Madami na kami pinagdaanan. No matter what. Siya, yes. Hindi ko pa masyadong napatunayan kasi hindi pa naman siya nadadapa. Hindi. Wala pa masyadong nangyari na talagang tipong nabuntis like that. But hindi na natin hihintayin, guys, na ganun yung mga anak natin, di ba? Kasi, I mean, we na-witness na natin yung ganun. Sa tinagal-tagal natin dito sa mundo, nakita na natin. May mga nakita na tayo and gusto lang natin is pumunta sila sa tama. And hindi na sila mag-ayos sa atin. You know what I mean? Hmm. So, yun na. Ayo, iba yung ano na yun. Iba yung kwento na yun kasi siya ang pinag-usapan ngayon. But anyways, that's good. At least important din na malaman. Mabuti na malaman namin na importante kami sa'yo. Yun ba yung tinanong ko? Ay, tinanong ko pala is, what are your biggest fears? Fears mo is madapa. Kahit madapa siguro, tsaka ma-lose yung family ko. Okay, next one. Can you give me at least 3 important person to you right now? Right now? Mama Lilia? 2 or 3. Ano, hindi pwede ba yung malaki? Like, pamilya ko, gano'n. Pwede naman mag-mention ka. What's up? Pamilya ko. Tapos, pamilya ko. Tapos, yung taong mahal ko. Okay. Taong mahal niya. Tapos, ano, yung sarili ko. Oh, that's good. At least you don't magtira ka ng para sa sarili mo. Kasi, siyempre. Kailangan mahalin yung sarili. Okay, that's good. Actually, hindi ko naman tinanong kung masama si God. Hindi naman person si God kasi. Okay, but anyways, that's good. Ano pa ba? Ano masasabi ko doon? Yeah, that's good to know na importante sa'yo yung family mo. And, yun lang. ano ba? Tatanungin ka rin ba? Tatanungin mo sa channel. Okay. Next one. Ano ang pinakaayaw mo sa akin? Pinakaayaw hate mo sa'yo? Ma-pride nanay ko. What do you mean, mahirap siya i-please. Oh, sometimes, syempre. It goes like in different situations. Hindi kasi ako ayun talaga eh. Mag-defend sa sarili. Hindi, kasi personality ko, guys. Hindi ako yung tipo ng tao na gagawa ako ng paraan para ma-please kita. Mm. Kung talagang mag-jive yung tayo, magiging best friend kita. And makikilala mo ako, ganun. Hindi ako gagawin masyado ng effort. Ganun ako. Hindi ako masyadong ma-effort na tao na talaga, I'm gonna do my best para maging ganito, maging close kami. Oh. Hindi talagang pinapabayaan ko ang nature. Bahalang ang nature, ang panahon, nagkakilala, ganun ako. Hindi, parang si mama is like, if we vibe, we vibe. Ganun if we yun. Don't, diba guys? Ganun. Ay, hindi ko pagpipilitan kung ayaw mo yung ugali kong ganito. Ganito ako eh. Ayoko yung ano, yung... Hindi ako yung nagpa-plastic na tao. Ganun ako, guys. Hindi ako yung... Kung magugustuhan mo ako because I'm like this, then thank you. Ganun. Ayoko yung may tinatago ako. Ganun. Anyways, malapit na tayo matapos. Meron kaming swimming na pupuntahan, guys. So, yes. Magbablog kami mamaya doon. Papakita ko sa inyo. And, anong, nag-message ko na ba sa... yung pinaka-ayaw. Okay. Yun na yun. And lastly, last na guys, very short lang to. Sana may natutunan kayo kahit konti lang. Kasi nga, pa-welcome back natin sa kanya is swimming. Although medyo nagka-problema na dahil ako ay medyo nawindang. Dahil pinagbibihis ako ng mag-ama ko.
speed and bibilis. Ayun na, ayoko guys yung sinasabihan ako na para akong bata na parang sasabihin nila, uy, magbihis ka na. Sa mag-uwi ko dito, mainit ang ulo ng nanay ko. Medyo mainit ang ulo ko guys kasi nga, pinagbibihis nila ako ng 10 beses. Sabi ko, hintayin natin si Hannah. So ganun, nag-explain ako. Nag-explain. Walang pulis dito para mag-explain ko sa last day. But anyways, ganun ang nangyari. So yun nga guys, ang last one is ano ang message mo sa akin? Sa'yo? Yes. Well, to be honest, wala naman akong parang complain or like more healing. Wala. Message mo sa akin kapag kunwari wala na ako? Ha? Huh? Ay, hindi ba? Ma! Ano ba yan? Hindi ako pala ito. Ang gulo. Take care of yourself. Boy, I like that. Like, yeah. Alam ko, ma, parang ang dami mong iniisip, na-stress ka minsan. Yeah. Think about yourself. Yun. Boy, I like that. Naiyak naman ako doon. Relax. Oo, importante, di ba, mga moms, yung ano natin, yung health natin, huwag mo pa rin kahit na I know lahat ng mga mami, ang daming iniisip. Iniisip yung future ng magiging anak, iniisip yung future ng hindi po lapang apo, pero iniisip na yung future ng apo, kasama lagi sa mga prayers natin. But, importante na you have to, parang mag-pause for a while and think about yourself also and think about taking care of yourself. Ganun kasi yung nangyari sa akin, parang feeling ko nung nanaba ako, nung nagpuntis ako, kasi parang napabayaan ko yung physical ko, yung ganun, yung mental, hindi naman mental, siguro yung physical, more on the physical, napabayaan ko masyado kasi iniisip mo yung puro linis, wala akong ginagawa, hindi magbinis na magbinis hanggang nanaba ka na, hanggang nanaba ka na sa kalilinis mo, samantalang yung mga asawa natin, alam mo yun, more of nag-gym sila. So, I'm like, I'm happy that you're back. Although, hindi pa rin back for good talaga. Kasi, marami pang mga plano. Of course, maraming mga changes. Ito yung importante talaga. Change is the most permanent thing. Maraming pagbabago na mangyayari. Hindi ka forever mag-stay ng bahay. Hindi forever magiging kasama mo yung parents mo, but you have to know na nandyan sila kahit malayo kayo sa isa't isa. And then you can always count on them. Yun yun. So, ganun din guys yung isipin nyo kung may mga parents kayo. Kayo, importante, hindi lang siguro sila showy. Like me, hindi rin ako masyadong showy. Pero, andun yun. Importante kayo sa kanila. So, yun yun. I hope you guys may na-intindi. na-learn kayo. And, yeah, always important yung family. Dapat, give at least some of your time sa family ninyo. Ganun. Huwag kayong matakot na magsabi. And then, huwag kayong natatago. Kasi mas maganda yung open kayo. Any, in general, kahit sa anong bagay. Better na ganun. Kasi, mas maiintindihan din nila. Okay, guys? I hope you guys are well. And if you guys are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and click on that notification bell para update kayo pag meron kami mga bagong videos kagaya nito. Don't forget to request, guys, kung may mga request kayo kasi minsan ang hirap mag-isip ng content. So, ayun na, guys, muna. Bye! Bye!